I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello. Oh, di ba? Alam mo, ginawan talaga ng mga fans, nag-effort sila, kaya huwag mo silang i-ano. Gabi ang effort, di ba? Ibig totoo din naman yung sinabi ni ano ni Pawi na she was jiggling, sabi di ba? She was jiggling, she's very proud telling Pawi na binigay mo yung ano, binigay mo yung of course, quote, it's best. One, ano yung quote? So, one of the creation from Philippines, so sino ba hindi matutuwa doon? But you know, everyone is asking, John, and I will really press you on this because everyone is asking about this, and even Pawi. If you could just tell us, no, ano yung ano, what drives you ba na ibigay talaga sa kanya? Is it because of our Filipino way na mapagbigay or you know, kasi minsan kasi nasa situation tayo na ano, nasa situation tayo mismo na para napipressure na okay sige. At saka good mood. So I don't know, parang ano ba, spur of the moment na binigay mo out of ano? No, actually I gave the quote after the event. So wala namang I think wala namang pressure doon. And I just remembered na Janik asked for the quote. And for my defense, hindi ko na kasi kailangan ng quote eh. I mean, hindi ko na siya susuotin eh. Ako kasi yung kapag alam ko hindi ko nagagamitin, ba't hindi ko na lang pamigay? Malay mo, gamitin pa ng iba. No, ibig ko sabihin, yung kay Janik, so yun na yon, end of story. Wala bang ano, kasi alam mo ang fans, ito ha, sabihin ko na sa'yo, kahit ako sinabi ko yun sa'yo the first day, di ba? Nung unang araw kitang ginambala, nung bumalik ka na sa Pilipinas, yun ang unang kubuhan talaga sa'yo. Tapos sabi mo lang, come on! Just to tell you this, lahat talaga, ang daming kinilig. Parang, ang ano pa nga, parang ang unang buwan sa akin nung nabasa ko yun, parang aurahan sa Poland. Uy, nagagano pa lang ganito, ha? Ang bilis ni John, ha? May natatuwa nga ako kasi may nag-comment ng ano, ooh, another gold for the Philippines. Hindi ba pala tapos ang Olympics? Well, anyway, pinost naman kasi ni Janik. I mean, in all fairness, pinost naman. She was very thankful about it. But anyway, casually lang naman, do you still communicate? I'm sure. IG, no. Ganun? Not really, but she followed me. I followed her. She followed back. And yeah, siguro ano, maging wish ko lang is I hope she will do some one of the photo shoot na suot yun. So, you know, it's like representing the Philippines, like. Yeah, alam ko she's based in New York. Hindi mo daw alam that she was Miss Universe Peru and Miss Universe second runner up. I swear hindi. Okay. Kasi, Nakita ko siya, sabi ko, wow, ang ganda. Tapos, I was stunned, kasi syempre, maganda. And then, yung tinarayan niya kami, sabi ko, ooh, she's a strong, independent woman. Tapos, yeah, yun. Tapos, anong nangyari doon? Magkwento ka? Hindi, kasi makukulit kami. Kasi nagre-rehearsal for the top model. And then, sabi niya, hey, don't waste my time. Sabi ko, oh my God. She's the man. I'm sure she's very admirable. Actually, nakakuha siya ng maraming fans from Pinoy. It's because of her performance in Miss Universe. Because everyone was really hoping and thinking that she could have won. She could have won Miss Universe. So everyone was thinking na dapat siya yung nanalo. So yun yun. But she settled in second runner-up. She's super beautiful. Like I said, she's a stunner. She did well. She really performed. All right. Now, moving forward. Anyway, yun na yun, ha. Settled na tayo, guys. Ha? Wala tayong na ano ngayon. Wala tayong nakuha. Yung pala man yung inaabangan nila lahat. Okay. This is the last. Let's see. Alam mo, why don't you do a live with her next time? We have time difference, so. Who knows? Who knows? No. Eh, bakit? Bakit? Ano ka eh? Gabi ka, madali araw ka naman natutulog eh. It's morning now in New York. It's 12-hour difference, 9:15 a.m. Ako talaga we'll nagsabi. We'll see. We'll try. We'll try. Well, you know, fans are looking forward to that. Fans are looking forward. But